Hello guys, need na mag-prepare para sa pang-market. Maliligo na muna ako guys para fresh naman ang inyong lola. Update ko kayo later. So ayan, dito na kami sa biyahe. So ito, bino-voice over ko na lang talaga ito guys. Ikwento ko sa inyo kung anong mangyayari sa aking pang-market. So ayan, narito na nga kami sa pinakabayan. Hindi kami mamimili dito sa 168. So ito yung 168 mall. Lalampasan lang namin yun guys. So itong pamamalengke namin guys, hindi ito pang personal consumption. So meron akong kasama, meron akong boss sa pamamalengke. So ibig sabihin, uupahan niya lang ako sa aking gagawin na pamamalengke. So eto na nga kami guys, papasok na kami dito sa CSI warehouse. So dito kami mamimili. Yan, pasok na tayo guys. Samahan niyo ako. Kung ito talaga yung first time na mamimili kami ng marami. Kasi kapag namimili kami, konti lang, tsaka hindi talaga ako namamalengke. Si husband ko talaga yung namimili kasi halos wala na akong panahon dahil nga kami ay naghahalaman every weekend. Kuha muna tayo ng trolley. Dito natin ilalagay ang ating mga pamimilihin. I-check ko na rin yung aking phone kung ano-ano yung mga bagay na bibilhin ko na itinex sa akin ng aking bossing. Yan. So ito nga, una ko nabasa yung candies daw. Mamimili raw kami ng candies. So napili ko itong mga Columbia kasi may napanood din ako na video na kapag ikaw daw ay magtitinda, mas marami daw tubo kapag Columbia's candy ang iyong bibilhin. Kaya ito nga guys yung mga pinili ko. Tingnan ko kung magkakaroon nga ng tubo. Yan, ang aking bossing at kung magugusto niya ito. Kasi magkikita rin lang kami maya-maya. Pupunta siya dito. So ayan, napili ko na yung mga best candies na alam kong tama. Palibasa, hindi ko talaga alam mamili ng mga ganito. At hindi ako bumibili ng mga ito. Yan, ilagay ko na lang siya lahat dyan sa ano, sa trolley. Kasi kung hindi, ibalik ko na lang kung ayaw ng aking kasama na ito yung kanyang kukunin. Kasi wala namang specific na candies na pinapakuha. Basta sabi niya lang, candies. Ayan, so punta tayo. Andito na nga siya, nagkita na kami. So ito yung aking kasama sa pamimili. Kukuha daw kami ng asukal para sa gagawing turon. Ayan, nilulutong turon. So namimili kami. Alin ba yung best? Yung red na red o semi-red. Ayan. So tiningnan lang namin yung price kung alin yung mas okay. So sabi niya yung medyo white na lang yung kulay. Wag na yung masyadong red kasi medyo buhaghag na itong ano. Itong medyo semi-refined na sugar. Then, kuha na rin daw kami ng karne ng manok. Ayan. So, hindi ko rin alam kung ano yung part. Sinayaan ko na lang din na siya yung mamili. So, ang napili niya yung backbone ng manok para sa ilulutong sopa sa araw ng bukas. Ayan. So, dito, fresh naman talaga yung mga manok. So, ang backbone pang soup pack ay nagkakahalaga ng 147. So, yun yung kanyang napili. Yan, ang gaganda ng ating mga chicken meats at saka meron ding pork. So, yung chicken breast, 196. So, mura din yung, ano, yung mga ibang parts. Depende talaga sa parts ang presyuhan. So, hindi kami, ano, kumukuha niya kasi meron naman kami alagang native chicken. So, ayan, binigay ko kay husband yung camera, sabi ko, i-video na kami para meron naman kaming souvenir na aking bossing. Kasi hindi naman talaga ako vlogger. So, ngayon, nag-feeling vlogger ako para sabi ko, magkaroon naman ako ng iko-content sa aking channel para hindi naman masayang yung aking mga pinagkakaabalahan. Ayan. So, ma-content ko na rin. Sabi ko, ako na rin yung mag-push ng trolley. So, alam nyo ba guys na hindi rin ako talaga nagtutulak nito kasi tatakot ako baka mamaya makabangga ako ng ano at hindi ko siya ma-drive ng maayos. So, okay naman pala. Kaya ko naman pala mag-drive. Ayan. So, diretso pa rin yung ating cameraman sa kakukuha ng video. So, pupunta kami upang bumili ng magandang bigas daw. Yun, sinusundan ko lang yung aking bossing, namimili na siya. Ayan.
So, tinanong niya ako kung aling bigas daw. Sabi ko, hindi kasi ako dito namimili. Doon sa, meron na kami kasing suki ng bigasan. So, siya na yung namili. Tapos, nung nakapamili siya, nakapili na siya ng kanyang ano, bigas, inilagay na niya ito sa aming ang trolley. So, ako naman sinipat ko naman para matandaan ko yung anong pangalan. Pero nakita ko na may damage, kaya ibinalik ko ito at kumuha ko ng ibang pack. Ayan. So, diretso na naman kami para maghanap ng iba pang mga pamimilhin. So, ito talaga ang aking boss. Ano, kuha na lang siya ng kuha. Hindi na niya ano, chinecheck kung magkano yung price, kung nakakatipid ba. Siguro dahil sanay na siya na mamili, wala lang yung kasama niya. Kaya ako yung naisip niya na i-text para nga mamili. So, ayan. Dire-diretso na kami, guys. Hindi ko alam kung saan na kami pupunta. Baka pupunta na kami sa counter. Nahiya naman ako na pangunahan siya. Pero kanina kasi nakapamili na rin si Aldrin yung ibang mga ano, yung mga soft drinks, ganon, mga curls. Oh, sana ipila na rin niya. Ito, yun nga, pupunta na nga kami sa counter. Yan, sinusundan ko na lang yung aking boss. Ayan. Dito na nga kami sa counter. Namimili na siya ng counter na gusto niya. So, dire-diretso lang din ako. May hinahanap pa siya. Ayun. So, kasama rin pala niya amin yung kanyang mga Junakis. At eto na nga, guys. Nakapila na kami. So, hinahanap ko na lang kay husband. Sabi ko, saan niya inilagay yung iba niyang mga pinamili. So, ayun nga. Bago ako pumunta doon sa iba niyang pinamili, inilipat ko ulit ng ano, ng counter yung aming mga pinamili kasi nakakita siya ng medyo maliit na pila. So, sabi ko sa asawa ko, diretso niya lang yung pag-video kasi i-ano ko na lang, i-document ko yung mga pinagagawa namin sa market. So, ayan, dinadrive ko nga yung isang trolley ng maraming mga girls. Kasi hindi lang yun, babalik pa ako. Sabi ko, diretso lang niya. Ayan. So, kukunin ko ulit yung isa pang trolley. Ayan, mas mataas pa sa akin, guys. Muntik na akong hindi makuha sa mga, hindi makita, hindi makuha sa mga curls na yan. So, drive din lang. Magaan lang naman ito, kaya mabilis ko lang siyang naitulak ng ating cart. Ayan. So, medyo matigas yung gulong nitong, ano, isang to. Nahirap na akong itulak. So, ayan yung anak ng aking boss. Ayan. So, itong pangatlong kong kukunin, tinatawanan na ako ni husband. Sabi niya, siya nang magtulak kasi nga daw. Itong pangatlo, mahihirapan na daw akong itulak ito kasi puro soft drinks na tsaka mga juices yung laman. Sabi ko, carry ko naman ako na. So, ayan nga, nung itunula ko yung kariton, medyo mabingat. Nahirapan ako na na itulak siya. And, tapos medyo matigas din yung gulong. So, ayan, trying hard on Lola. So, sabi ko, sandali lang kasi meron isang dadan, baka plumama sa akin, mabangkay. Ayan. So, nahirapan talaga ako dyan. Nag-exert ako ng effort dyan para siya ay iliko. Ayan, i-drive. Pero okay naman, dahil malapit lang, sige lang. Nakakatawa yung itsura ko dyan. So, dyan na nga kami sa counter. So, meron kaming limang trolley ng mga pinamili. Sandali lang talaga kami nag-market. Ayan, dito na kami. So, medyo matagal-tagal din ito na paghihintay. Kaso nga lang, itong aking phone mukhang hindi nakakayanin hanggang dito sa counter. Kasi, ano na siya, battery low. Naalala ko rin pala dyan na kulang pa yung mga pinamili namin kasi nga itong boss ko, tinext na niya talaga sa akin kasi sinabi niya na malilate siya. So, kulang ng gatas. Ngayon, pumunta ako, hinahanap ko kung saang section makikita ang mga dilata, yung mga incand goods. Ayan. So, dire-diretso lang ako at hinahanap ko yung gatas. So, nakita ko na nga siya, guys. Ayan, ang dami. So, kumuha ako ng isa. Tapos, chinek ko kung evap ba talaga ito at saka kung kailan siya mag-expire. Sinagurado ko rin na okay yung mga dilata, hindi ito nayuyupi kasi yun yung sabi niya. Dapat ang kukunin ko yung matagal mag-expire at saka huwag muna ako kumuha doon sa mayroong mga naka-sales kasi malapit na yun mag-expire. Kaya dito ako kumuha.
Yun. So, kumuha na nga ako ng mga gatas. So, 8 gatas yung kailangan ko. Ngayon, sabi ng asawa ko, tulungan na kita. Hindi, ako na, ilagay mo dito sa dibdib ko. Hindi dapat kumuha ka ng lagayan, sabi niya. Hindi na nga, kaya ko na yan. Ikaw talaga pinapahirapan mo yung sarili mo. So, actually, gustong-gusto na niya siya magdala ng mga gatas. Kasi nga, nahihiya siya na mag-video. Sabi ko, hindi. Mag-video ka lang, kaya ko to. Sige ka, kapag nalaglagan niyang paa mo ng isa, huwag mo ako sisisin na hindi kita tinulungan. Basta i-video mo ako, yun ang sabi ko sa kanya. Kasi gagawin ko talagang content yan. Sayang naman. Ito yung first time na magkakaroon ako ng content sa aking pamimili. Ayan. So, diretso lang guys. Habang pinapagalitan niya ako, tinatawanan ko lang talaga siya. Sige lang, gawin mo yan. Nahihiya kasi siya. Nahihiya siya doon sa iba na nakikita siya na nag-video. Sabi ko, kaya mo yan. Dito naman ako. Tsaka meron ka namang vinibidyo. Yan. So nakita ko guys, nasulyapan ko na, ano ba yan, pagkalayo-layo nung pinuntan ko, nandito lang pala ito sa tabi ko. Yan, ang hirap talaga na hindi namimili. Sa isip-isip ko lang. So yun nga, dahil nakapili na ako, kapilitan, ibinaba ko na yung mga gatas na dala-dala ko. Pero na-curious din ako kasi sabi nga ng, ano, ng boss ko, ang bilhin ko yung ano, yung hindi mag-expire. Naisip ko, malapit yun sa counter. Baka siya ay malapit na mag-expire. Siya yung mga nakasell. So, binaba ko para makita ko yung ano, kung yung mga nakadisplay doon ay malapit na mag-expire. Tsaka, napansin ko rin na meron palang dalawang klase ng 20, 20, 20. Ng evaporado na gatas. So, yung isa, ano, yung old packaging at saka yung new packaging. So, okay naman yung ano nila, yung ano yung fresh, yung ano, yung date kung kailan siya minamanufacture doon sa una kong nakuha, eh parehong-pareho naman itong nandito. Pero nagtataka ako, meron palang old at saka new, so ngayon ko lang din na-discover. So, chinek ko, nung sinipat ko yung mga gatas. So, ngayon nga, parang pareho naman sila, pero ano, bumalik talaga ako. Binalikan ko ulit, parang hindi ako mapakali. So, chinek ko kung ano yung difference silang dalawa. So yun, na-notice ko nga na itong Alaska na new packaging ay mas maliit yung kanyang milligram. So ito, meron siyang 360 milligram. Samantalang itong old, ano, old packaging, ayan, meron siyang 370 milligram. So mas mataas pala ito, mas marami. Pero hindi ko rin naisip yung kanilang presyo. Ayun nga, dahil nga ito ay voice over lamang. So ang ginawa ko, 4 yung kinuha ko na new packaging, tapos 4 din na ano, old packaging. So sabi, hindi na lang ako nagtanong sa counter, basta ano, sabi ko sa counter na lang malalaman. Kaso nga nung pagdating sa counter, guys, dahil voice over lang to. Pagdating sa counter, ano na siya. Dito hindi ko na siya napansin, nakalimutan ko talaga, guys. Tapos nung nandun na kami, ganyan nga, magluluto na ng sopas. Nagulat ako, sabi ng boss ko, bakit ang mahal-mahal naman ang binili mo na ano, na evap, sabi niya. Sabi niya, 50, ano, 53. Samantalang dun sa ano, sa tindahan, 30, ano lang, 39. Sabi ko, eh ganun ba, ang alam ko mas mura ang ano, evap na gatas kumpara sa mga condensed, sa mga sweetened. Bakit ang mahal? Sabi ko, so nagtataka din ako. Kaya yun, nung pangalawang beses yun, yan o, mayroon siyang ano, tama. Mayroon siyang yupi. So, hindi ko siya pinili. Yun nga, so, bumalik ako yung pangalawa. Kasi na-curious ako, wala naman akong resibo. Kasi yung resibo na sa kanya na. Yung pangalawa kong pamimili, chinek ko na, guys. So, as itong ang mahal, ay mas creamy. Yan, mas creamy siya. Tapos, yung isa, ano, tapos, yung isa, medyo whitish yung kulay niya. Tsaka, hindi siya creamy. So, ayun, guys. So yun nga guys, ito, pauwi na kami. Hindi ko na nakuha yung ano. Ito yung pangalawang balik ko na kasi na nang kasi sabi niya mahal daw yun ako. Tapos hindi nga ako mapakali. So ito yung umuwi na kami. Ayan. So salamat guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin, sa aming pagmamarket at saka sa aking konting kwento. Ayan. So hanggang dito na lamang guys. Bye for now.